Ayun nga po mga ano kababayan, at kinamusta natin si Trixie. Ayun, kamusta be? Okay lang po. Malungkot po ako minsan. Malungkot daw si Trixie. Ayun, napasugod kami dito dahil nag-chat ka sa akin na ilang araw nang hindi umuwi si Jericho. Opo. Simula nung pagpunta namin nung nakaraan. Opo. Ilang araw na bang hindi umuwi si Jericho? Po, ilang araw na siyang, tatlong araw na po siyang hindi umuwi. Na may sinabi po siya sa akin, may nagpasabi po sa akin na tao na wala ng trabaho sa Eko. Kasi nandun na yung mga, literal na nagbababoy. Tapos, ayun po, nalaman ko po na nagkakalgador po siya, nagbubuhat po siya ng mga gamit sa palengke. Tapos, binibigyan lang po siya pasampu-sampu, kaya hindi po siya umuwi daw. Sabi nung kasamahan niya rin po, naghahanap po siya ng trabaho na matutuluyan niya. Kahit daw po stay in, basta hindi lang po kami mawala ng pang budget. Yun po yung sa kanya. Oo, bali ilang araw na. Sinabi lang yun sa'yo ng kakilala mo. Opo, yung rin po, kaibigan niya rin po, nagtitinda lang din po ng sampagita. Minsan po, ganun po yung asawa ko, nagtitinda lang po ng sampagita. Pag 10-10, isang tali, nakakamagkano siya, 30. 30 pesos lang. Opo, kaya hindi po siya umuwi. Sabi sa akin, manlaki daw ng hirap ng asawa ko. Kasi napakalayo daw ng pinupuntahan, napunta pa raw ng pavilion, makakaupos lang po ng paninda niya. Sa kinakain ko po, tinapay lang po. Ilang araw ka na nagtitinapay simula nung pumunta kayo? Nagpunta kami? Opo. Bakit yung inabot ko sa yung pera, anong mo ba binili? Yung inabot niyo po sa akin, inano ko po ng ulam, kaso nagsayang po ako ng isang gatang lang po. Tapos, ayun po, dumating po yung kapatid kong nag-aaral. Sabi niya, "Te, dito muna ako para may kasama ka." Uwi na lang daw po siya ng Linggo ng gabi po. Tapos nalungkot po ako na mag-isa na lang po ako. Hindi na po ako nakakakilos. Gaba po na ayaw po magpababa ng anak ko. Kahit tulog po siya, konting kilos ko lang po na umiyak po siya, lagi naghahabol. Pero hindi mo sinubukan puntahan si Jericho doon sa Hindi ko naman po binyan. Magagawang pumunta doon. Isa pa po umaambon-ambon, tapos tarak pa po yung araw. Iniisip ko rin po yung anak ko, baka mamaya magkasakit na naman. Kagaya po kagabi, may nakita po magmamalunggay, bumili po ako. Pinandikdik ko lang po, pinainom ko po sa kanya, gawa ng lakas po ng halak niya. Kasi hindi naman po ako marunong ng regularize, saka isa pa po, wala na po siyang gamot. Hayaan mo pag bibilan natin ulit gamot si Baby Marco, no? Tsaka isa pa, hindi na rin kasi kayo nalabas, no? Tapos wala rin hindi siguro kayong pamasahe papunta doon kay Jericho, kaya hindi niyo napupuntahan. Mayroon lang pong nagpapa-jackboy na nagtitinda ng barbecue, pinapautang niya po ako. Sa ngayon po, may utang po sa kanyang 50. Buti yun naman kinain ko. Buti naman nagbibigay kahit paano. Nagdadala rin po kami ako sa kanya minsan pagka kahit konti lang po pagkain ko kasi wala rin naman po siya makain. Ayun po, nagtinda po siya, sabi niya, "Hindi ka pa ba nakain?" Ayun, pinangutang niya po ako ng barbecue. Pero hindi mo naman pinag-iisipan ng masama si Jericho na kung bakit hindi na nauwi? Hindi naman po. Kasi halos ilang araw na siyang hindi nauwi, di ba? Opo. Kasi para po naman sa amin ang anak ko yun. Hindi lang naman po para sa kanya, kundi para din po sa akin. Tsaka sa anak niya. Ayun, tapos mahirap kasi yung hindi nauwi si Jericho ilang araw na, tapos wala naman siyang sabi, wala kayong komunikasyon ni Jericho. Siyempre, hindi mo alam kung yung nangyayari sa kanya, di ba? Kaya hindi mo ba binabalak na puntahan siya doon, be, sa binyan, para malaman kung nasan talaga siya? Gusto ko rin po siyang bisitahin, naggagala-gala po siya, naglalakad
Hindi ko rin naman po siya makikita kasi ang layo po talaga ng punta niya. Ah, hindi mo rin, pero rin alam? Ikot lang po siya sa highway na titinda lang po ng Sampaguita, nagbubuhat ng mga gamit ng mga tao, bibigyan lang po siya. 5, 10 hanggang sa nakakaipon po siya ng halagang 150 po. Ayun po, doon na po siya kumakain. Ah, bali kung sakaling, alimbawa, ayain ka namin, puntahan natin si Jericho doon. Hindi rin pala natin alam kung saan natin siya pupuntahan. Okay. Wala siyang lugar na papuntahan talaga natin. May, ano po, may kasamaan din po ako na nagsabi, nakita niya rin po yung asawa ko na natutulog lang po sa overpass. Tawawa naman si Jericho. Ng, ano, Olivares. Ngayon sabi ko, pupuntahan ko, susundin ko. Kahapon po ay umambul po. Pati pagabi na rin naman po yun. Kawawa naman si Jericho, no, kung ganun talaga yung ginagawa niya, no. Ano to, basta wag mo lang siyang pag-isipan ng masama, be, no. So, baka nag-ano, naghahanap buhay para sa inyong dalawa ni Baby Marco, no. Natutuwa nga po ako na kahit ganun po yung sitwasyon namin. Ayun, basta wag mong pag-isipan ng masama si ano, Jericho, no? Baka talagang pinipilit na kumita. Kahit naman po, ano, ganito yung sitwasyon namin, kahit naman po nakakapusan kami, o sobrang hirap po ng asawa ko, hindi ko naman po para pag-isipan siya ng ganun. Sana nga, no, sana. Opo, kasi sobra po akong natutuwa na siya po yung taong nagpapasaya sa akin, siya po yung taong nagmamahal sa akin. Ayun, bali talagang ilang araw ka na rin nagtitinapay mula nung pinuntahan ka namin. Nabili lang po ako doon ng pandesal. Minsan muna. Tapos pala man. Kawawa naman si Trixie. Hayaan mo mamaya, no? Ano to? Aalis kami maya-maya. Tapos babalikan ka namin. Ayun, may ibibigay ako sa'yo para meron kang pangkain sa araw-araw habang wala si Jericho. Kasi, ano to, mahirap pag kung puro tinapay lang yung kakainin mo. Okay. Siyempre, kailangan mo rin ng lakas sa para sa pag-aalaga kay Marco. Tapos, ano po, puyat pa po ako sa anak ko. Parang pumayat ka nga, Trixie. Oo nga po. Lagi kang puyat siguro, no? Lagi po ang puyat. Gawa po nito. Oo. Nakakawa naman po. Kung ayaan po lang naman pong umiyak. Oo, pero si Marco, maganda ang katawan ni Baby Marco. Okay na ang kalagayan ni Marco. Hindi ko naman po pinababayaan kahit mag-isa lang po ako. Parang pumayat ka nga, yung payat ng ano mo, mukha mo. Siguro, nagpupuyat ka. Tapos isip ka siguro ng isip kay Jericho. Huwag ka mag-isip ng mag-isip. Huwag ka mag-isip ng masama. Isipin mo lang lagi positive, no? Sabi nga po nila eh, puro sugat na nga daw po asawa ko. Kasi minsan din po, napapaaway din po siya doon. Kasi naagawan nga sila din ng mga diskarte, tas mga paninda. Kaya nga, sana nga, ano to, magkaroon na kayo ng, ano, na maliit na pagkakitaan, no? Kaya masisikapin natin mapag-ipunan na ano na magkaroon kayo ng sariling ano niyo negosyo kahit yung maliit lang. Ayan, kaya sa mga kababayan natin, ayan, sa mga kababayan natin na may mabubuting puso, ayan, sana tulungan niyo po ako, tulungan natin sila Trixie na magkaroon po ng maliit na pagkakakitaan nila. Dahil sobrang hirap po ng kalagayan nila Trixie, minsan wala silang kinakain. Hindi naman po pwedeng araw-araw rin ako pupunta dito dahil may mga obligasyon din ako, be. May mga tao rin akong tinutulungan na iba. At isa pa, ano to, bagong bunot yung ngipin ko. Ayun nga, kahit nga masakit, ayun, talagang wala akong pahinga para lang mapuntahan ko lahat ng mga kababayan natin na mga tinutulungan namin. Dahil gusto ko kahit papano, ayan, matulungan ko kayo kahit sa maliit na bagay, mapasaya ko kayo, no? At hayaan mo pagka may kababayan tayo, Trixie, na tumulong sa akin na magkaroon kayo ng maliit na pagkakitaan, no? Sikapin natin yan para, ano to, magtinda-tinda na lang kayo ni Jericho. Minsan po, nawawala rin po yung lungkot ko pag mahagiklik po ng tawa yung anak. Masarap talaga yan. Naglalaro lang po kami dalawa. Masarap talaga sa pakiramdam pag nakikita mo yung anak mong masaya. Ano to, Trixie, kung sakaling magkaroon kayo ng ano, ng hanap buhay, kaya nyo naman magtinda? Kaya ni Jericho, naman, kayong dalawa? Kaya naman po. Ang sabi niya nga po sa akin, nung sinabi niya po na tindahan, dito lang po ako para hindi na po mami yung anak ko. Eh, bali siya na ang magtitinda. Siya kaya na lang niya po. Ah, okay rin kasi na kung ganun. Kasi meron naman po siyang kapatid na tutulong sa kanya. Maganda kung ganun, B, para si Baby Marco hindi na ano lalabas sa lansangan kasi doon siya nakakakuha ng sakit, eh, mga alikabok, di ba?
Ayun mga kababayan, ang update po kay Trixie at kay Baby Marco. Sana po matulungan natin sila, no? At dito na muna kami, be. Babalik kami, ha? Hintayin mo kami, babalik kami dahil may ibibigay ako sa iyo, no? At huwag kang mag-isip ng masama kay Jericho. Yun, pray lang lagi at tiwala lang, no? Ayun po mga kababayan, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.